Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mommy Gaming at ngayon naglalaro tayo ng Errant Hunter Soul. Para sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-hunt efficiently. Meaning, paano makakuha ng silver at materials ng mas mabilis sa inyong hunt. Una sa lahat ay paano makakuha ng mas maraming materials or rare materials sa inyong hunt. Kung mapapansin nyo sa top left corner ng aking screen, ay may kita kayong mga icons dito na nagbibigay ng buff sa aking character. Ang una nating tatalakayin ay ang Gratitude Prayer. So kapag naka-activate ang Gratitude Prayer, magkakaroon kayo ng 4 na extra materials while hunting behemoths at magkakaroon ng higher chance para makakuha ng rare materials. Effective ito 4 times sa pagka-activate mo. So, saan ba makuha ang Gratitude Prayer buff? Ito ay ang paggamit ng Lipa Candle or mga candles. At gamitin ang mga candles na ito dito sa altar na may kita nyo dito. Yan. Maraming klase ng candle at maraming klase ng Gratitude Prayer buff ang pwede mo makuha. So, ang unang NPC na pupuntahan mo ay si Alchemist Leia, may kita sa bawat map. Sa kanyang Alchemy Shop ay may kita mo ang 3 klaseng candle, ang beeswax dapat yan, pero beeswax na kalagay. Olefin Candle at Lipa Candle. So, kada candle na ito ay may kanya-kanyang buff na may bibigay sa inyong karakter. Una ay ang Lipa Candle na nagbibigay ng 4 na extra materials ng behemoth upon hunting. Ang kasunod ay ang Beeswax Candle na nagbibigay ng 300% increase ng silver drop during combat. Ang huli ay ang Olefin Candle na nagbibigay ng 100% weapon mastery XP acquisition during combat. Nakalagay dito ay nag-e-effect siya for 5 times, pero napapansin ko kasi usually 4 times lang siya nag-e-effect. Bukod sa pagbili sa Alchemy Shop, pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong candle pag meron kayong materials na kailangan. So, i-click lang ang Alchemy at may kita niyo ang 3 klaseng candle na pwede niyong i-craft. Kanya-kanya itong may requirement na mga materials, so pag nasa labas kayo ng expedition, ay mag-gather kayo para meron kayong panggawa. Pero ang pinaka-importante dito ay ang Bog Rush at Saltpeter na kailangan sa Lipa Candle. Ang Olefin Candle naman ay nangangailangan ng Alabaster at Bog Rush. Ang Beeswax ay kailangan ng Beehive at Bog Rush. Itong pangatlong material na ito ay mga fish materials. Bukod kay Leia, pwede rin kayo makakuha ng Lipa Candle dito sa Temple of Light sa High City. Tama ba? High City, oo. Kakausapin nyo lang si Priest Rufus at puntahan ng Temple Shop. Kung meron kayong enough na Temple Honor Points, ay pwede kayong bumili ng Lipa Candle dito sa Prayer Items tab. So, meron kayo ng 1,200 Temple Honor Points para maka avail ng candle. So, may weekly limit lang ito ng 3. So, pag nangangailangan kayo ng mga hunts na kailangan ng maraming behemoth material at rare items, isuggest ko na bumili kayo ng Lipa Candle at magdasal gamit ang Lipa Candle bago mag-hunt. Ino-note ko din na isang candle effect lang ang pwedeng gamitin. So, hindi mo pwedeng gamitin ang 3 sabay-sabay kasi magka-cancel out sila sa isa't isa. Ang sunod ko ipapakita sa inyo ang paggamit ng Fortune Cat at Yellow Duck. Para saan ba ang dalawang ito? Ang Fortune Cat ay para pag-increase ng silver gain during combat at ang Yellow Duck ay para hindi mabilis umakyat ang inyong erosion value. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng buff.
Makita nyo sa aking left corner ng screen na meron akong dalawang bagong buff. Ito yung Fortune Cat at ang Yellow Duck. So, ang buff na ito ay ang Fortune Technique. Sa pag-pray sa Fortune Cat, magkakaroon kayo ng 50% silver increase gained in battle. Habang ang buff naman ng Yellow Duck ay hindi mabilis mag-increase ang inyong erosion value. Mai-recommend ako rin sa inyong kumuha ng fireworks. Para saan ba yung fireworks? Ito ay para mas mabilis mag-increase ang inyong faction points kada tapos ng hunt. Or mas malaki yung faction points na makukuha mo. So, mabibili din ng fireworks kay Alchemist Leia dito sa Alchemy Shop at hindi siya makukuha kahit saan pa. So, dito siya, meron daily limit ng 10 at 200 gold ang fireworks. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung buff. So, nadagdagan na naman ng buff sa aking left corner ng screen at makita nyo nakalagay Spring Appointment. The fireworks inspires the morale. Faction shop reputation points obtained in battle increases by 50% at 5 beses siya makukuha. Ang pinakahuli sa lahat ng buffs for hunting na alam ko ay ang Vanguard Ranger. Ito kasi nakuha ko dahil nagbayad ako ng 50 pesos para sa yung Ranger banner na meron sa store. Ito, sa mga nagtataka kung anong ginagawa niya, may buff siya. Ito siya yung Ranger Banner Package. Ay, 60 pala yan. So, ayun. So, yan. Banner Prayer. The Flying Banner will inspire the Rangers. Max, ano to? Ah, wait. Max HP increased by 100. Yun. So, actually, marami akong nakikita sa ating FB group at sa mga group chat na paano ba makuha ng certain rare items like mga cores and mga elemental crystals, mga magic cube, ganyan. Napaka-rare daw at napakahirap kunin. So, isa-isahin ko kung paano ko nakuha ng mas mabilis ang mga items na ito. Una sa lahat, kada araw, isasuggest kong pumunta kayo sa Oath Fortress para kausapin si Ellen Darhan. Kasi yun yung event NPC. Meron siyang iba't ibang event kada araw na makakatulong sa inyo. Okay. Ito si Ellen Darhan, nasa harap lang siya ng Oath Hall. So meron siyang dalawang event na kailangan niyong alam. Una ay ang Hunter Soul event at Material event. So, sa Hunter Soul event, makakuha kayo ng Hunter Soul for sure. Sa mga nagsasabing sayang ang tickets, I beg to disagree kasi nakakuha kayo ng Hunter Soul na kailangan nyo na medyo rare. So, sasuggest ko talaga medyo pag yaman-yaman kayo sa ticket, pagtuunan nyo to ng resources. Susunod ang material. Para sa mga nagsasabi dyan na ang hirap makakuha ng poison crystal sa mga boss, and mahirap makakuha ng power crystal, ganyan. Suggest ko na i-check nyo si Ellen Darhan kasi every day meron siyang specific na element essence na event. So, tulad ngayon, actually ngayon, lahat ng elements available. Pero, kada araw, iba-iba yan. So, for sure dito, at least makakuha kayo ng 3 poison crystal at minimum. Ako, with Lipa Kendall, minsan nakakuha ko ng 5 crystal at 1 poison essence. Or 1 essence na kailangan ko. Sobrang bilis mag-hunt ng crystals at essences dito. At makakuha pa kayo ng random part ng boss. Pero mas priority kasi ng event na to yung pagkuha ng crystal at SSS. So yun, suggest ko, i-check nyo siya kada araw pag may kailangan kayo at paghandaan ang rotation ng inyong ticket sa paggamit.
Sunod na inquiry na nakikita ko palagi, napakahirap kumuha ng course or nakailangan na kayo, wala pa rin kayong course na makuha. That's very sad to hear. So, isishare ko lang sa inyo na ang Nightwatch Port, Morrowind Valley, Lavan Port, at Zanskar Town ay may kanya-kanyang parang tawag doon. Faction. Yun. Alam ko na. So, ito yung limang faction na meron at nasa baba yung faction points na meron kayo. So, sa limang to, apat lang yung nagbibigay ng mga course sa kanya-kanyang lugar. For example, sa Lavan Port, lahat ng behemoth na sakop niya ay meron siyang core na binibenta sa kanyang faction store. So, ang nagbibenta dito ay si Bonnie, kung sakaling di nyo pa alam. So, ito, i-click mo lang, tapos makikita mo lahat ng core nandito na na kailangan. Tapos may rare collection din, which is yung pigments, just to inform. So, lahat. Kung sa Morrowind, syempre, nandun yung Lurker Dragon, nandun yung Siege Beast. So, kapag kinukulang kayo ng core, mas magandang i-change nyo yung faction nyo dito sa core na kailangan nyo. Ngayon na kay Shylock Commerce ako, so pwede kayo mag-equip ng core ng faction pala kung saan yung core na kailangan nyo. As you can see, wala akong kailangan na core sa North Sentry, so hindi ako naglalagay doon. Pero kailangan mo din yung para sa achievement.